Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa Salitanglaw, ang salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, sa walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon po ay pagninilay po natin ang Ebanghelyo ni San Lucas chapter 24 verses 35 to 48. Matapos malaman ni Cleopas at ng kanyang kasamang alagad na si Jesus ang nakipagtagpo sa kanila sa daan patungong Emmaus, agad-agad silang bumalik at ipinamalita ito sa mga apostoles. At habang ginagawa nila ito, ay biglang nagpakita sa kanila ang piling si Jesus na muling nabuhay. At ang nakakatuwa, ang kanyang bati ay sumainyo ang kapayapaan. Totoo nga na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan ang kanyang dala para sa atin. At para kay Santo Tomas ng Aquino, ang kapayapaan ay ito po yung pagkakabuo ng ating pagkatao sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. At sa konteksto po ng Ebanghelyo ngayon, ang kapayapaan ito ay pagkakabuo ng pagkatao ng mga apostoles na muling nanooy na takot sa pagkawala ni Jesus, naguluhan at ngayon muling nakita siya at tuwang-tuwa sila. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbibigay ng pag-asa sa atin upang mabuo ang ating pagkatao na minsan ang nabasag ng ating mga personal na takot sa buhay, ng ating mga suliranin at ng ating mga pag-aalangan sa buhay. Pinapakita ngayon ang Ebanghelyo na kailangan nating itingnan ang ating pananampalataya kay Jesus na nabuhay upang unti-unti nating mabuo ang ating pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaan ng Diyos. At mga kapatid, matatamo natin ang kapayapaan ni Kristo kung handa tayong imulat ang ating mga mata sa pagpapakita ng Diyos sa ating araw-araw sa pamamagitan ng ating biyayang natatamo at sa pagmamahal ng ating pamilya at kaibigan. Magandang umaga po sa inyong lahat.